Pakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir, as simple as that. Stop, huwag kang ganun sa harap ko, p***a, kasi pahin kita eh. Sige, sundoy, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sundoy, laban, sige, kaibigan. Kagambi ng mga inaapi. Na hindi ka takot dito sa iho di p***os. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Banan ng katiwalian. Sige, sundo, laban. Sige, kaibigan. Huwag kabataan at mga kababaihan. Inintigin si hindi niya nagturan. Inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanyang piling lupo di mapapakot ganyan. Ang ating mga kaibigan sa patid sa radyo araw ay makukumpleto. Servisyo publiko yung mga tao na nagkulong yung mga katulong is s**t, god, tarapat, hindi pinatapakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam ano ka klaseng amo. Tatak, tong piskal na ito. Sir, pinagpilitan niya ipang inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan, umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron, police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, eh, sir. Eh. Kumbaga sa ano, garapalan eh. Colonel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Webes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. June 1, 2017. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service at ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos, maray na apon ka ni mo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigong, mga Bisaya. Kasama na dyan mga Ilocano. Mayang hapon kanyang tanan, nagkapamino ko rin sa Radio 5. Og nakatawag sa Action TV Channel 41. Og dagang salamat. Yung mga OFW natin, sa mga sulok ng mundo, mahal po namin kayo. Mabuhay mga OFW. Oo nga, yung mga supporters ng FB page ng Raffy Tulfo in Action. Yes. Magandang hapon. Good afternoon po. At sa mga nagtatanong, Idol, kung saan po silang Action Center pupunta. Okay. Siyempre, dito po yan sa TV5, Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Bonnie, Mandaluyong City. Ayan, okay. Bukas po kami, Lunes hanggang Biyernes. Okay yung buhok mo. Cesar Lino. Oo, Cesar Lino. Siyempre, di ba? Oo, Cesar ng Lino si Salon. Okay. Cesar Collection pa yan. Thank you, Cesar. Cesar, okay. Lino. Ng Lino sa inspired Salon. Ata si Cesar. Alam mo na yung pag-inspired, pinapaganda tayo. Ayun. Sige. Okay. Thank you. At ngayon naman po sa ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 09-08-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5, Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, may mga bisita tayo ngayon, Idol. Yes. Tatlo po sila, si Marivic, yes, Galvez, Miriam Gingon o okay. Gingon, at Candor para humingi ng tulong kay Idol. Gusto kasi nilang makuha na yung bahay at lupa kasi fully paid na pala ito sa isang developer. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay o wala pa rin mga titulo yung kanilang lupa. At ang developer okay. Ay City Homes Developer. Sige po, ma'am. Oh, nasa ito. Linya ng telepono na si Mr. Emeterio Eugenio, yung may-ari. Habang umupo sila, kausapin na agad muna natin si Mr. Eugenio. Mr. Eugenio, magandang hapon. Sir Eugenio. Sir, yeah. Si Raffy Tulfo sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Sir, andito yung tatlong nakabili ng
bahay at lupa sa inyo. Sino ito? Sila Marivic Galvez, Miriam Gingon, at Candor. Mabuti na sa akin yan kasi Nora. Wala ko sa office ngayon. Apo, apo. Sabi ko punta Saturday. Okay. Para maayos ko. Better yet. Bakit daw sir, hindi si, pa sila hanggang ngayon nabibigyan ng mga titulo? Hindi, iba naman dyan nabigyan eh. Kinukuha ko lang sa bangko yung title dyan. Ano po sir? Kinukuha ko lang sa bangko yung title. Bakit po nasa bangko yung title? Eh, nakaloon yan dati eh. Before they bought the property, nakaloon na yan. Okay. Sa dilang sara, may gustong sabihin ata sila. Sino gusto magsalita sa inyo? Nasa bangko ro po at naka-loan daw kasi dati ito. Alam nyo ba yun na naka-loan pala? Sige po, magsalita kayo. Sige, okay. Sa mikropono po. Ang sabi po kasi ni Mr. Eugenio sa amin, ito lang ang huling pangako niya sa amin, last week lang po. Bibigay niya po sa akin ng Wednesday. Pinabalik-balik niya po ako doon, up to now po, wala pa po siyang maibigay. Wala naman ako sa office din. Pati yan kasi hindi mo po pinipunta kayo sa akin. Anytime, di ako palagi available. Sir, nagkita po tayo, sir, sa office nyo. Lagi po tayo nagkikita. Yes, ayunin ko na lang yan. Sir, you have to be honest, sir. Kasi sa nakikita ko, mukhang hindi kayo honest. Meron kayong tinatago, meron kayong pinagtatakpan. Ba't din lang kayo magsabi ng totoo, sir? Wala naman pinagtatakpan dyan eh. Kasi sir, kung hindi po totoo, ito mga sinasabi nyo at naglulukha na lang, sasamahan ko po sila sa NBI. Yeah, okay. Ano po ba talaga ang totoo, sir? Hindi ko kung available naman yung title niyan eh. Nakatira na nga yung mga yan doon eh. It's only question of delivery of title. Yun na nga po, sir. For 14 years na, magpi-15 years na po kami. Bayad na. Fully paid na po kami, pero wala pa rin po siya maibigay sa amin. Pangako lang po siya ng pangako. Sir, narinig niyo po, sir, 15 years na po sila bayad. Hindi naman 15 years installment din yung bahay niyan. 3 years lang po namin binayaran yung, sir, 3 years lang po namin binayaran ng bahay. At hanggang ngayon po, wala kayong maibigay na titulo. Panay lang po ang pangako niyo sa amin. Isipin niyo naman, sir, napakatagal niyo na po pinakinabangan ng titulo namin. Labas, masok na po sa bangko. Ngayon lang po namin nalaman. Siguro it's about time naman po, sir, na maibigay niyo na sa amin yung titulo namin. Wala po, napakahaba na po ng pasensya namin sa inyo, sir. So, baka naman, Mr. Eugenio, yung kanilang mga titulo pinagsasanla nyo sa bangko at pinakikinabangan ninyo, by fraud po yan. Hindi, dati namang naka-loan yun. Pero okay, kasi kung naka-loan ho yan, dapat they were informed. Bakit nyo kasi ni-loan yan sa bangko? Ganito na lang. On the Saturday, next Saturday na lang para meron ko sa linggo para ayusin yung mga titles. Next Saturday? Yes, ilang next Saturday? Sige, ma'am. Sir, meron pa po kami. Galing po kasi lagi niya po sinasabi sa... Di ba, sir? Sinasabi niyo, Mr. Eugenio, nasa CNE yung... Ganito na lang. Nasa CNE po yung titulo namin. Kukunin niyo po for pick-up na lang po. Tapos ang sabi niyo po, nagbayad na po kayo doon ng 700,000 na hanggang ngayon po hindi niyo pa mai-release dahil... Humihingi pa po ng karagdagan sa inyo ang CNE. Ang ginawa po namin, Wednesday, nagpunta po kami sa CNE. Hindi po makapagbigay ng pahayag ang CNE. Hindi dahil po namin alam kung ano ang dahilan. Ngayon po galing kami ngayong maga sa CNE. Ano sabi? Mag-iimbestiga pa raw po. Nako, sir, mukhang meron hong kalukohang nangyayari dito and you're not being honest. Bakit sir, nung nire-refer nyo sila sa CNE at pagdating nila doon sa CNE, CNE would not say anything except that they will investigate. So yung salitang they will investigate, that means there is a crime. Walang crime yan. There is a crime that has been committed. Kasi hindi nila gagamitin yung salita na we will investigate. So, kung hindi man crime, meron pong anomalya. Hindi, sa akin po na anomalya. And anomalya is a crime. Hindi. FYI. Bigyan nyo ko lang siya sa explain niya. Wala ako sa office ngayon eh. Sir naman, palagi walang office. Kailan ka magkakaroon ng office? Itong mga tao nagsawa na ho sa mga pangako ninyo, kaya po napunta na sila dito. Hindi, walang anomaly dyan. It's only a question of time. Sir, kung walang anomaly, number one, kasasabi mo lang, na nakasanla sa bangko, no, bakit mo isinanla sa bangko ang kanilang mga titulo samantalang bayad naman na po yan? Dapat yan, hindi na po nakasanla sa bangko yan. Dapat yan, na-release na yung mga papeles nila from the bank kung ito may naka-loan sa bangko.
So saan mo, sir, saan mo nilalagay yung mga perang ibinibayad nila para sa supposed to be sa titulo na yan, kung yan ay loan sa banko, yung mga titulo? Hindi ko ma-explain dito. Why can you not explain? A simple explanation is to tell us na sorry or, di ba, wala talagang titulo. Hindi ba yung titulo? Dalawa lang, sir. It's either wala talagang titulo, kayo po'y nanluloko, or may titulo at sinanla niyo po sa banko, at ngayon... Hindi ako nanluloko, may title yan. Ay, kung may title... Lagi na lang po ganyan ang sagot nyo. Lagi may title, may title. Lagi na lang po ganyan ang kada pupunta kami, may title, may title. Okay, ibinaba na ata ni Mr. Emeterio Henyo yung telepono. Anyway, nakikinig naman itong si Attorney Luis Paredes, yung commissioner ng HLURB Idol, nasa line 4 siya at kanina pa nakikinig si Attorney Paredes. Kasi ang tagal na pala nito, 15 years, grabe. Napapagod na po kami kapapalo up yearly na hanggang sa saka, sir, promises. Saka, ganito po pala. Yes, ma'am. Yung nakalagay, lapit po sa, yung nakalagay po sa land title board namin is CNE. Okay. Tapos po, di CNE po. Tapos kami po ang nagbabayad na ng 1 milyar. Kaya nagtataka kami, bakit City Homes Developer ang ano na, kinuna namin ng bahay at lupa, pero ang nakalagay sa title for is CNE Develop, CNE Publishing. Kaya nga po hinanap publishing namin. CNE Publishing po, sir. Paano napunta sa publishing? Kaya nga po naguguluhan kami. Ito yung pagde-develop ng mga bahay. Books po yung CNE Publishing. Kaya nga po, publishing, ang layo naman publishing sa... Kaya nga po, hindi namin maintindihan doon kung... Doon nakasangla, no, Idol? Bakit doon nakapangan? Kaya sariling investigasyon. Hindi po, mapansin niyo po dyan, ma'am, sa photocopy ng land title namin po, nakalagay, niloan po nila sa banko, Prudential Bank, yung isang title po is BDO. Nako. For 18 million, 2004. Sige, sandi lang po. No? Attorney Luis Paredes, Commissioner ng HLURB. Opo. Sir, magandang hapon, sir. Magandang hapon din po. Sir, maliwanag na ito pong mga complainant namin dito, eh biktima ho sila nitong City Homes Developer kung ano man pong anomalya involved po itong City Homes. Ano man pong kalokohan na pinanggagawa nito, sa ngayon po hindi pa nila tukoy, pero ang siguradong-sigurado, sila ho ay biktima ng isang panluloko. And it's about time na dapat ho sa HLURB umaksyon na ho at mabigyan ng solusyon agad-agad itong kanilang problema, Commissioner. Sige po, papuntahin niyo po sila sa opisina bukas, no? Hanapin lang nila si Dodo. Okay. Sa opisina ko po. Okay, Commissioner. Para matulungan sila. Okay, sige po. Ano hong gagawing aksyon para malaman po nila sa oras na masamahan po namin sila diyan? Ano ang agad-agad na ma-expect nilang aksyon mula sa ating gobyerno sa pamamagitan ng HLURB dito sa kanilang problema? Titignan po natin, no, yung mga dokumento nila. Tapos kung merong mga dokumento na nagpapakita talaga na nagbenta itong City Homes, no, sa kanila ng mga ano na to, papatawag po natin para kung ano, para pag-usapan, no, kung ano talaga yung problema dito sa ano, pati hindi ma-surrender yung titulo. Or bakit mali, no? yung makalagay na sa pangalan ng titulo. So sir, kung meron pong panluloko talaga, madiskubre ninyo sa panig nitong City Homes Developer, ano po ang gagawin ng HLURB? Ano pong magagawa ng HLURB? Well, pwede ho namin silang impose ng fine, no? Pero of course, kung gusto nung ano, no, nung buyers, eh pwede silang pumunta sa piskal or pwede namin silang i-endorse sa piskal to file the appropriate na criminal complaints under PD ano, no, 957 or under the revised penal code. Dahil fraud ho talaga yan. Siguro po, criminal na lang po i-file sa kanya kasi matagal na ho nag-aantay itong mga tao, itong mga pobre. Kawawa naman sila for so many years. They've been waiting. Para sa akin, sorry, mga mama, you've been had. Kayo po'y naloko na rito. Halata naman eh, kasi hindi po'y naloko. Sige po, pwede rin naman yun, no? Pero mas mabuti na rin na kung sakali nga na nag-file sila doon sa opisina namin, kasi yung criminal case po, no? Ang kahihinat man lang nun is yung
officers doon na pwede magulong dahil sa kasi court. Sir, kung sasabihin nyo... Pero hindi pwedeng i-decree ng korte doon na ayusin yung titulo nung nabili nila ng lupa. Kanila kung pwede magulong doon, mag-utos sa kanila, no? At pwede namin suspindihin, no? Yung lisensya. In the first place, sir, meron bang lisensya ito sa inyo, itong City Homes? Opo, oho. Meron po. Are they duly licensed, sir? Are they duly licensed developer sa inyo po? Opo, licensed ito yan. May lisensya yung ano. Pero hindi ko alam yung project, no? Dahil ang lisensya naman namin yung project. Siguro po, no? Pumunta sila sa opisina para malaman kung yung project na ay may lisensya. Okay. So what happens kung wala pong lisensya yung project? Doble-doble daw yung violation doon dahil unang-una hindi sila pwede magbenta, no, kung walang lisensya yung project. So pangalawa, nagbenta sila, so kailangan nilang i-ano yung kontrata nila. Okay, sir, ang tanong kita, Commissioner, sa inyo. Opo, sa yung experience. Let's be straight and let's be frank. These people deserve straight answers. Okay. Sa inyo pong karanasan, pag ganito po, na palagi lang silang pinaasa-asa for the past 15 years, bayad na po yung mga titulo at palaging sinasabi sa kanila na bangko, 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 ano po ang nangyari sa inyo pong palagay? What could have happened, sir? Muna bang po dyan ay na-mortgage. Kaya yung mga original na mga titulo ay nasa bangko. Ngayon, no, ang mortgage agreement naman, no, kailangan aprubahan namin. Kung yan ay hindi namin yung inaprubahan, pati yung bangko malilintikan. Ayun! Kasi invalid yung mortgage na yan. Pati yung bangko malilintikan. Oo. So maaring kasabwat po yung bangko. Ano yung mortgage, no? Kung may permiso namin. Apo. Ang ano naman dyan, ang rule dyan, ang nakabili, pag fully paid na, kailangan yung bangko naman ay isurrender na rin yung title, at least yung loan, irrevision loan, or yung security, no? Insofar as yung titulo na yun is concerned. Okay. So sa kaso nila, sir, labing limang taon na sila pinaikot-ikot, so very sure siguro ako dito, hindi na siguro, na naka-mortgage ito sa bangko. So sabi nyo kanina, if that's the case, yung bangko may pananagutan din. Bakit ni tinanggap? Opo. Okay. Kasi po yung karapatan ng buyer ay superior over the right of the bank over the title. Ayun. Over the land. Saan nga po, ha? So kahit na may utang pa yun, ano, at hindi pa nababayaran, no? Kawawa pa rin, may commitment usually, no? Doon sa kontrata yung ano, na inaprobahan namin. May commitment yung banko na in the event na fully paid, wala siyang option kung hindi i-release. Okay. So, yung titulo, no? Okay. Ano pong advice ninyo, mabilisan, sir? Mag-complain na muna sa inyo o diretso na sila sa NBI? Pwede pala yung dalawahin yan, no? Insofar as yung tinatawag na civil aspect, no? Nung liability, nung developer is concerned. Or para makompel, no? Para pati yung banko, kung sakali naka-mortgage, no? Maisama, para ma-release yung title, sa amin po ang punta, no? Okay, okay. Pwede naman nila sabay na rin na mag-file ng criminal case para ma-ano naman yung criminal liability. Okay. So, ganito gawin natin, sir. Meron, sasamahan na lang po muna namin dyan sa inyo. I-evaluate nyo po yung kanilang kaso. Gumawa ko kayo ng investigasyon sa party po ninyo. And from there, kung ano man po yung ma-find out ninyo, then saka sila gagawa na move na pwedeng pumunta na rin sa NBI para sabay. Pwede rin po. Okay, sige po. Yung ano namin, pwede yung dating ano rin dyan, no? Through our monitoring na, no? Yung monitoring function, pwede nating utusan, no? Yung ating NCR. Saan po po yan, no? Lugar na yan? Tandang Sora po, Quezon City. Tandang Sora po, Commissioner. Quezon City, no? Opo. Pwede natin utusan yung ating monitoring to
to investigate, no, yung mga papeles, no, yung field and non-field investigation na tinatawan, i-check yung ano, unang-una kung may lisensya, secondly, so agad-agad po dapat commissioner. Opo. Agad-agad po commissioner. Nating ano, i-advise ko anong magandang okay. gawin po. Yeah. Ang gusto ko mangyari commissioner by next week dapat yung mga kaso, kaukulang kaso, maisampa na po. Laban dito sa developer at kung involved talaga yung bangko, pati yung bangko. Okay sir, we will be there sir tomorrow. Sige. Commissioner, salamat po ha sa inyong time na binigay sa amin. Ah, sige po, walang ano man po. Magandang hapon po commissioner. Magandang hapon din po. Mga ma'am. Thank you po. Ito pong thank si Mr. Eugenio. Binababaan kami ng telepono. Opo. Kita mo? Ayoko kayong magpanic. Pero I'm just telling you the truth and I'm not giving you false hope. Kayo po'y niloko nito. Buti nga po, sir. Kailan pagbayaran niya ito? Buti nga po, sinagot kayo eh. Pag kami po, dahil kasi naka-recording number namin, every time natatawag po kami, kahit sa opisina po nila yung landline, never po nila kaming sinasagot. Kaya nga po, ibig sabihin talagang opo. Niloko kayo nito. Dahil kung wala ho siyang ginawang panluloko sa inyo, eh sasagutin niya ho. At maging maayos siyang kausap. Dahil maayos naman kayong kausap, sagutin niya kayo na maayos din. Kung ano ba talaga ang problema, ba't hindi mabigay pa yung titulo. Ngayon ma'am, pinapatay na kami ng telepono. Kita mo. Salamat. Kita mo. Kaya tama ho itong gagawin natin. Punta tayo sa HLURB. Mabilisan itong gagawin natin. HLURB would conduct an investigation right away sa parte nila tungkol dun sa mga lisensya, tungkol dun sa mortgage and everything. And sigurado ko may lalabas dito na resulta na magugulat kayo. Or baka alam niyo na siguro. And then, sasama namin kayo sa NBI para magsampa ng criminal case. Civil case sa HLURB, criminal case sa NBI. Salamat po. By next week ko dapat parehong kaso na isampa na. Okay? Apo, salamat. Sige, ma'am. Isang reporter namin. Maraming salamat po sa yes, tulong niyo. Salamat po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-8724 o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Grabe ito. Wow. Itong City Homes, involved to sa malaking anomalya. 15 years, ano pinaasa? Pinaasa. Pinaasa lang sila. Buti nga, mababait pa nga itong mga, ano, ibang customer nila. Kung yung iba, baka may nagawa na sa kanya na hindi maganda. Nabalibag na siya, o baka nasaksak siya, o nabaril, o kung ano paman, na riding in tandem. Diba? Kasi ang pinag-uusapan dito, idol, million, eh, bakay at lupa ito eh. Hindi lang naman ito konting pera lang eh. Exactly. Hindi pinaghirapan nila. Hard-earned money ito. Exactly. Ito yung pangarap ng bawat Pilipino ay magkaroon ng bahay at lupa. Oo. Tapos malaman-laman mo yung iyong pangarap, binuhos mo lahat ng pera mo dyan para matupad yung pangarap mo. Giniba ng isang tarantado. Ikaw ay natarantado ng isang tarantado. Correct. Yan ang masakit eh. Masakit talaga. Kasi talaga basic need yan eh, shelter. Yes. Grabe. Talagang merong nangyaring kalokohan. At least itong mga complaint natin, ready na sila. They know. Pretty much meron na silang pakiramdam na kaya nga dito na talaga sila lumaki. Niloko sila nito. Mm-mm. Dahil pinaasa-asa na lang. At dapat pagbayaran. Mm-mm. Sana, bago matapos itong buwan na ito ng June. Kasi 15 years na naghihintay sila. Before the end of this month, meron na magandang resulta. Pabor dito sa tatlo. Oo. At it's either nabalik na sa kanila mga titulo, nabigyan na sa kanila mga titulo, or nasampa na ng kaso itong developer. Either way, maganda pa rin ito sa mga complainant. Justisya. Yes. Diba? Makakuha silang justisya. Okay. Alright, at isa pa ba? Kaya pa? Sige, news break muna tayo. News break po muna. Samantala, mga kapatid, hanap mo ba ay honest at magaling na driver? Malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo. At ang bahagi rin pong ito ay hatid sa inyo ng family-robbing alcohol, hindi lang pampamilya,
pang sports pa, mi goreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa lahat ng mga leading supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan po natin na bus driver, tricycle driver, jeepney driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga supermarkets, convenience stores and other leading drug stores and supermarkets nationwide. Ang Bitter Go naman po ay may sangkap na ampalaya extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go na mabibili sa mga leading drug stores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare sa napakamurang halaga. Ang ATC umbrella po ay malaki, matibay at makulay at maaari po kayong tumawag sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Ang Organic Acai Berry, mga kapatid, ay tumutulong naman para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drug stores nationwide. Philippine Standard Time, alas 12:30 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol, kaya huwag na magdusa sa makating problema tulad ng eczema, maapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko, delsonel fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. At para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha, meron naman pong fungi na sabon. For inquiries, call or text 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili po sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo. Quality above all. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:31 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Pirmado na ang Memorandum of Agreement na nag-aamyenda sa dami ng flights na biyahing Doha, Qatar. Mula sa kasalukuyang 14 flights, itinaas sa 18 flights ang biyahe ng Qatar Airlines na may rutang Manila-Doha. Ipapatupad ito simula sa Oktubre. Kasama rin sa kasunduan ang paglalagay ng dagdag na biyahe na magmumula sa Davao International Airport sa susunod na taon. Inasahang makakatulong ang dagdag na flights sa pagpapalakas ng connectivity, trade and investment at turismo sa pagitan ng Qatar at Pilipinas. Philippine Standard Time, 2:32 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely.
choose Fujidenzu. Fujidenzu is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzu, quality above all. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kati! Kati-kati sa balat, dulot ng fungi. I-fungisol mo! Gaya ng buni, an-an, had-had, alipunga, at eczema. Ito ang masasabi ko. I-fungisol mo! Fungisol Hotline, 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga, pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Inside every engine is power waiting to be unleashed. With a new Petron Blaze, the only 100-octane high-performance gasoline in the country is now Euro 5, 500% cleaner than Euro 4. Experience your car at its cleanest and fastest with Petron's best. New Petron Blaze Euro 5. Unleash the blaze within. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para posiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat, i-Fungisol mo! Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business.
Fujidenzo, quality above all. May bagong kasabihan ngayon na ang porma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan at ang Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At may mga bisita tayo dito, Idol, isang Lady Guard, si Lady Guard Maricel de Los Santos at SG Arnold Ihar para humingi ng tulong na makuha yung kanilang mga huling sahod mula sa Milgo Security Agency at maging yung mga original documents at 201 files sa kanilang dating agency. Gandang hapon po sa inyo, Ma'am Maricel, Sir Arnold. Gandang hapon. Gandang hapon po, sir. Ayaw po ibigay yung inyong mga dokumento at inyong mga sahod? Bakit ho? Anong dahilan? Kasi ang dahilan, sir, naglipat daw kami ng agency ng trabaho namin. Tapos nagpaalam naman ako na tumawag ko sa kanila na aalis na ako kasi yung binibigay na kuan sa mga kasamahan ko sa trabaho, kulang-kulang yung palaging sahod. Tapos yung mga barrel na kuan, kinakaltasan pa ng 50 tuwing sahod. 50 pesos? Para saan yung kaltas na 50 pesos? Sa barrel, barrel po. May pisa kasama sa payslip, makita mo sa payslip yun eh. Uy. Inspector Boy Abihar, magandang hapon po ng Milgo Security Agency. Sir. Yan, sir. Ganun po, sir. Sir, bakit po ganun? Unahin po natin yung pinakamaliit, papuntang pinakamalaki. 50 pesos kaltas para sa baril. Ba't kinakaralan sa kaltasan ng 50 pesos? Sir, pwede na akong pumasok magsalita, no? Sige po, sir. Tungkol doon sa 50 pesos, sir. Yan si Ihar, sir. 4 days pa na naka-duty sa amin bago siya mag-awol. Kundis, paano niya masabi na kinakaltasan po siya? Nasa payslip daw po nila, sir? No, sir. Mali po yan. Mali po yan. Yes, sir. Meron po, sir, ako, sir. May mga payslip po ako, sir. Meron? Opo, sir. Bali, ano po, sir, yung
Kinakaltas nila sa isang buwan po, sir. Bali, 100 po kasi... Magkano minimum ninyo? Magkano sweldo nyo? 225 po, sir, sa Miga Sardin po, sir. Okay, 225 na nga po yung kanilang sweldo, way below the minimum wage. Tapos nanakawan nyo pa, ang kapal naman ng mukha nyo, putang ina naman. Boss? No, sir. Mali yun, sir. Paano naging mali yung kanilang sinasabi? May backup sila ng kanilang... payslip na kinakaltasan sila ng 50 pesos tapos 200 something, magkano? 225 po, sir. 225 yung kanilang sweldo. Oh. Pero wala pong katotohanan po yan sinasabi nila. So ibig sabihin, pumunta sila dito para magsinungaling lang? Bakit? Kasi sinungaling po talaga sila, sir. Alam mo kung bakit? Nasaan yung payslip? Sir, nasa akin po yung payslip, sir. Nasa bank po, sir. Makikita po nyo yan. Mga bastos po talaga sila magsalita. Talagang kahit si Ma'am Carol kanina, hindi na lang nirespeto. Tawagan nyo nga yung agency. Pakitingnan ko nga yung payslip. Okay. Bakit nyo kasi inaharang yung bag ng mga complainant? Dinadal nyo rito yung bag ng mga complainant. Huwag doon tinatago nyo. Ba't nakatago doon sa likod? Tingnan ko nga. Okay. So, ebidensya ang kailangan ni Inspector Abihar. Dali mo rito. Okay lang makita kayo sa camera. Don't be ashamed. Sige, huwag kayo mahiya. Kayo mga staff. Okay lang makita kayo sa camera, magkaway kayo sa camera, it's okay lang. No, bigay niyo naman ayos. Sige, wag yuko-yuko. Don't, wag yuko. Sige, bigay lang. Okay lang yan. Sige, okay lang yan. Okay. Saan na dito yung kaltas? 50 pesos cash band, 50 pesos surety band. Yung surety band po, sir, yun po yung sa baril. Okay, 50 pesos. Andito po, surety band, para sa baril na po ito. Sir. Hello? Andito po, 50 pesos. Surety band, yun daw po yung para sa baril. Actually, sir, yung nagpustisa sa Miga Sardin sa binabanggit niya, sir, nakikiusap sa akin, walang lisensyahan, katulong kasi yan, kaya pinutulungan po namin na maka-duty. Hindi, sir, sagutin mo lang muna. Sir, may license po na, may license hindi, po. Hindi, sandali, sagutin mo lang po yung 50 pesos surety band. Bakit po? Para saan yung surety band? Ang surety band kasi sa mga guard naming mga regular guard, kinakatasan po namin sila dahil pag nasira ang baril sa OT na takas, meron kaming kahit papanong habol. Wow. Tawagan nyo nga yung sosya. Tawagan yung sosya. Okay, sige. Sabihin na natin, siyempre, for the sake of argument, kinakaltas yung 50 pesos para kung sakali nasira yung baril, ibabawas yun. Pag umalis sila, yan ba mababalik sa kanila yung 50 pesos na kinakaltas? Yes, sir, mababalik yan, sir. Sir, bakit po kinakaltasan kami ng baril? Doon po sa posting ko, sir, wala pong hinahawakan na baril, sir. Walang baril kang hinahawakan? Wala po, sir. Oo. Wala pa lang, kinakaltas yun ng 50 pesos para sa baril kung nasira, eh ano masisira nila? Eh wala naman pala silang hawak na baril. Sir, yung baril na sinasabi niya, hindi namin inisyuan ng baril talaga doon, sir. Dahil wala siyang lisensya. O kaya nga, okay, sige. Kung hindi niyo siya inisyuan ng baril dahil wala siyang lisensya, bakit yung sinakinakaltasan ng 50 pesos para sa baril? Alam mo, sir, yung issue kasi na yun, sir, doon sa karilibo po niya yun. Sir, umiikot-ikot ka, sir. Sir, wala po nakikita sa karilibo. Ma'am, sandali lang. Kasasabi mo lang na wala kang ini-issue na baril sa kanila dahil wala silang lisensya. Di ba? Okay. Yes, sir. Okay, kasasabi mo yan. And then kanina, sinabi mo rin sa akin na yung 50 pesos ay kinakaltas para sa baril kung sakali man nasira nila yung baril. Now, yes, sir. Yes, sir. Oh, nagkakasalungat-salungat na yung mga sinasabi mo, iho. Kinukontra mo na yung salita mo. Yung dalawang salita mo, kinontra mo, nagkukontrahan. Yeah, sir, yung baril kasi na yan, sir, doon lang sa pwesto niya yun. Hindi niya pwedeng hawakan dahil nga meron siyang, wala pa siyang lisensya. O kaya nga, kung hindi niya pwedeng hawakan yung baril, so hindi niya pwedeng masira yung baril. Kasi sabi mo, yung 50 pesos ay kapag nasira niya yung baril. Eh paano nga niya masisira yung baril? Hindi niya pala hinawakan. Ikaw na mismo nagsabi niyan, pangatlo na, tatlong salita mo na kumukontra sa isa't isa. Ay, yeah, sir. Ganito, sir. Gusto rin nang ipaliwanag din yung side namin, sir. Sir, binubobo mo ba ako? Huwag mo naman akong bubuhin. Kung bobo ka, huwag mo ako idamay. Sige, sir. Pero sige po. Di ba, sir, yung kabubuhan mo, huwag ka. Huwag, sir. Although nakakahawa yung bobo, kabubuhan ng isang tao, pero hindi ako mahawaan sa iyo, sir. Dahil manhid na po ako, meron akong panangga sa mga kabubuhan ng mga na-interview ko rito for the past 20 years. Sir, yung tatlo mong mga salita, kinukontra yung bawat isa. Nagkukontrahan sila. Sir, pakisoli na lang po. Pakibigay ho yung mga dokumento nila. Okay, sir. Sige, sir. Isoli ko yan. Tungkol kay Ihar, isoli ko yung dokumento niyan. Pero... Okay, sandali, sir. Hindi pa ako tapos. Number two, sir, pakibigay po yung sahod nila. And then number three, sir, yung kanila mga back wages, pakibigay na rin.
pati pa-refund na rin itong mga illegal deduction. Dahil kung hindi, sir, patong-patong na kaso ang sesemplang sa mga pagmumukha ninyo. Sir. Oh, sige, sir. Sige, sige. Ano ko yan? Ano? Meron ka, hindi kasi pumupunta ng opisina sila. Kaya pumunta sila ng opisina ko. I-monitor nyo kami para at least maano namin yung anong problema. Ilang beses na ako pumunta sa opisina? 4 na beses. Pang 5 beses, 25. Nagdala ako ng barangay. Hinamon pa ako ng may-ari ng agency na suntukan sa loob ng office. Kinukuha ko lang yung, kahit hindi na ibigay yung sahod ko, ang requirements ko na original, ibigay nyo lang. Hinamon pa ako ng may-ari. Sige, kunin mo yung ano mo, sinasabi mo. Kunin mo yung requirements na sinasabi mo na original. Sandali lang po, makinig ka dito, Inspector. Colonel Usana, Deputy Director ng SOSIA. Magandang hapon po, Colonel Eldebrandi Usana. Sir. Sir, good afternoon po sa inyong mga tagapakinig sa inyong care. Opo. Ito pong mga security guard nandito po sa amin, wala akong pinapahawak sa kanilang baril. And despite that, kinakaltasan sila ng 50 pesos para daw sa baril kapag nasira. Marami pong anumanya itong security agency na ito, sir. So, sir, paki-inspection lamang po ang lahat ano ng agency yan, sir? Pangalan po ng agency is Milgos Security Agency. Hello. Paki-inspection lang po itong agency, pakipuntahan po ninyong agency at lahat po ng mga posting po nila, pakipuntahan, pakibisita, pakitingnan po yung kalagayan ng kanilang mga SG at pakitingnan din po yung kalagayan ng kanilang security agency kung ano bang klaseng agency itong meron. Opo, sir, hindi ko lang po nakuha, sir, kung ano yung pangalan. Milgos po, Milgos, M-I-G. Milgos, Milgos, okay, security agency sa Valenzuela. Opo, sir. Sir? Actually, marami na pong offense yung Milgos na yan, sir. Kailan lang yun, meron nagreklamo ang isang security officer din po laban sa kanila. Marami na po palang violation to, sir. Yes, sir. Bakit hanggang ngayon, sir, nag-ooperate pa rin kung marami na palang violation? Na-penalize na lang din po namin, pero kung consistent yung kanyang offense, we can even revoke yung kanyang license dahil po kung sa mga reklamo rin ng mga guardia. Sir, kulang pa lang po yung revocation. Kailangan, sir, makulong. Hindi ba pwedeng kasuhan at makulong itong hinayupak na may-ari? Sir, at saka I'll warn you, sir, ha? Naghahamon daw ito ng suntukan. Baka hamunin ka ng suntukan ito pag ikaw pumunta sa kanilang tanggapan. Kernel. Hindi po, sir. At napareport na rin po namin yan at may-require namin na mag-comply kasi may complaint sila. At isariya rin yan, sir, sa magpaparinyo at i-hold din po namin yung kanilang license. So yung mga agencies facing administrative offenses na kaso na inaarap nila ngayon, ay isa po yan sa mga ka-apekto sa kanilang license po. Okay. Sasamahan po namin sila dyan, sir. Ipatawag niyo po itong hinayupak balasubas na agency para makakuha naman ng tamang hustisya itong mga pobreng SG na matagal na po nilang pinagluloko. Ang gusto ko po, number one, ma-refund po yung 50, yung mga illegal deduction. Although dole po ito concern, pero sa inyo, sir, alam ko mabilisan, lalo pat nag-renew sila ng kanilang license at marami na palang violation to. At kung tutusin, sir, pasensya na, sir, ha? Kung tutusin, may kasalanan din po dito ang SOSIA. Ang dami na pala nilang ginagawang violation. Bakit sa nung first and second violation pa lang, hindi nyo na agad sinuspindi? Eh kung sinuspindi nyo ito, kinansila nyo yung kanilang lisensya. Eh, hindi na sana kapangdagdag panluloko pa mga ito. Di ba, sir? Early on, sana kinansila ng kanilang lisensya. Unang instance, sir, na-issuean po yan ng cease to operate orders. Okay. And then nag-appeal po and for one reason or another na-reconsider po yung kanilang appeal pero mukhang offender po talaga, recidivist po talaga so okay. That might also cause the final po, revocation. Ay, salamat. Sige, okay. Darating po kami dyan, sir, kasama itong mga SG at gusto ko po, sir, ipatawag itong agency at makakuha ho ng hustisya itong mga po, security sir. Guard na matagal na nilang pinang-aapi. At bawal po talaga, sir, yung mga ganyang deductions. Even the DOLE has already issued this department order sa mga unauthorized deductions po. At saka, sir, pwede ba pagdutihin yung mga security guard na unarmed? Meron po yung tinatawag na armed and unarmed security personnel. So, depende po yan sa clients kung nangangailangan po ng mga pero ang pinapalabas po nila sa SOSIA na armed ang kanilang mga security guard, pero hindi po pinapahawak yung baril sa security guard. Malalaman po namin yon sa monthly disposition reports kung ang mga guardia wala palang firearms pero meron palang nakaregister dun sa kanilang report ay violation na naman po yon. Yun. Mabuti naman. Opo. Sige po, tatat nga talagang violation to. Inspector Abihar. Yes sir, good afternoon sir. Narinig mo sir, talagang recidivist pala kayo, tatat kayo ng violation.
talagang manluloko pala talaga yung inyong agency, Inspector. Ikakansela na lang po ang inyong lisensya and isa po ako na magsisiguro na talagang makakansela po ito kapag hindi nyo po tinuwid yung inyong mga pagkakamali at isa na po doon ay bayaran nyo po itong mga SG ninyo na matagal nyo na pinaluloko. Okay, sir? Okay, sir. Sige. Salamat po, sir. Gagawin po namin yan. Okay. May gusto kong sabihin mo? Kukunin ko po yung ano, yung hindi nyo pinasahod sa akin sa MIGA na nag 24 hours ako na sinabi nyo na alam daw po ng manager sa MIGA Sardines. So, hindi naman pala alam ni Sir Gerald na dalawa ang guard ang binabayaran niya. So, bali isa lang ang naka-duty doon, ako lang. Nag 24 hours ako, hindi nyo binigay sa akin yung duty ko. 20 days. Tap, 24 hours, ma'am? Opo. Wala po kasi doon kapalitan. Pinalabas ilang po. Araw ka pinag-duty ng 24 hours? May logbook po ako, sir. Pinahawakan. Ilang araw ng 24 hours? Simula po, sir, November hanggang December po, wala po talaga akong kapalitan doon. So ako po doon ang nag-duty Kernel. Na nakalagay po sa logbook yun. Kernel. Yes, sir. Okay. Apo. 24 hours daw po pinag-duty ang isang SG for 1 month. Ibig sabihin, wala nang tulugan? Wala nang uwian? Actually, a flagrant violation po yun. At napaka, hindi naman makatao po talaga yung agency kung ganun po ginawa sa guardia, sa lady guard. Hindi lang po makatao. Talagang meron pong violation dahil the number one, hindi na makapagbantay ng tama itong SG. Diba? Wala na akong tulog. Wala na siyang tulog. That's right. Katya? Paano pa siya makakapag-perform ng kanyang duty? And then number two, kung armed security guard po ito, madali po siya maagawan ng barel. And then number three, and then he or she will pose a danger not only to him or herself but to other people, especially kung meron siyang hawak na barel, sapagkat yung kanyang judgment to how to deal with any kind of situation should a situation arises out of sa kanyang ginagawang pagduty. Example na lang, meron lang siya nakasagutan dyan, dahil wala siyang tulog-tulog, puno yung kanyang judgment, binunot niyang baril, ng baril na lang, unang hurimentado na lang, di ho ba? Yes, sir. We advise, sir, yung pong lady guard na nag-share nung experience niya, makapunta lang po sandali sa SOSIA at kukunan po namin ng statement para ito po ay may tama doon sa complaint laban sa Milcos po. Buti sana, sir, kung itong mga security guard na inaapi nila na pinag-duty ng 24 hours pag nag-hurimentado, nag-hurimentado lang at pinagbabaril yung may-ari. Paano, sir, kung pinagbabaril yung mga kawawang inosenteng sibilyan? That's right, sir. Okay lang sana kung si inspector ang binaril niya o yung may-ari na hinayupak. Di ba, sir? Opo. Kernel, salamat po, Kernel. Darating po kami dyan. Opo. Paki-advise lang po yung lady guard, magpunta lang po sa amin para mabigyan pansin po yung kanilang reklamo po. Opo, Kernel. Opo, sir. Yes. Ms. Cherry Mirino, Secretary of USEC, Joel Maglunsod ng Dole. Ma'am Cherry, magandang hapon. Hi, sir. Magandang hapon. Sasamahan din po namin sa inyo dyan pagkatapos po sa SOSIA para, sir, ma'am, inspeksyonin po ninyo ito pong agency na ito. Ang dami pong violation, tad-tad ng violation. Yes, sir. Ang opisina po ni Undersecretary Joel B. Maglunsod ay handa po magantay at mag-asikaso po ng mga hinahing ng mga empleyado. Okay, well said. Sige po, Ma'am Cherry, salamat ha. Opo, according po, I already relayed sa staff ninyo na inaantay po namin ang mga workers para madinig po ang kanilang mga hinaing. Opo, madam. Salamat po, Ma'am Cherry. Okay, maraming salamat, magandang hapon, sir. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Okay. Sir, ma'am, nakaka-high blood eh. Ako, na-high blood ako eh. Sa totoo lang, bastos. Sobra tong pang-aping ginawa sa inyo. Opo, sir. Yung pondo tapos, ko kasi hindi ito pang binibigay. Lalong naka-high blood, dobleng high blood tayo rito. Matagal na pala itong opo, sir, na ano gumagawa na po ng mga yan. Violation. Sa akin ba, sir, natulpo na po yan nakaraan. Nagpalit sila ng pangalan. Another Milcos. Natsumbog niya na rito. Yung kasamahan ko, sir, umalis na po siya. Oh, kita mo. Natulpo ka na pala, inspector. Oh. Wala at na. Maging security officer. Diba nagreklamo? Diba, Leo, ma'am? Maayos natin to. Yung sa akin, ka-apat na araw lang yun. Tapos pabalik-balik ako dun. Sabi ko, umalis na kasi ako. Nakapakawa nga ako kasi walang mabili gata sa anak ko baga may anak ko maliit. Sabi ko, sir, kahit hindi nyo bigay yung sahod ko,
bigay yung requirements ko, original, kasi para makalipat naman ako ng malaki-laking sahod, may ginagatas ako. Kayo pa ang nagmamakaawa. Oh, no. Dapat sila nagmamakaawa sa inyo. Tapos nung pagbalik ko, sir, na nagdalaan ako ng barangay, bali tatlong barangay, napasok ako doon sa loob, kasama yung barangay na isa, hinamon pa ako ng suntukan ng may-ari ng agency. Yun ang mas aklap sa akin eh. Bastos, walang gago. Eh, tapos sir, kami pa yung pinaano kami sa barangay. Dinala po. Nakita ko na lang, galing ako sa trabaho, nakita ko na po yung at ano. At pinatura ng barangay? Opo. Hinatid na po talaga yung ano nila. May kuhan kami dyan. Nandyan po, dala ko po sir. Dapat sige. Ngayong alas 3 po sir, ang harap namin sa barangay. Wag na ako sa barangay. Pasintabi sa barangay. Inutin ng barangay sa sitwasyon na ito dahil mismo yung sosya, hindi sila natakot eh. Paulit-ulit sila violet. Ipapakulong po daw ako, sir. Hindi po. Hindi po. Pwede na yun, sir. Hindi namin puntahan yung barangay. Huwag nyo na pumuntahan. Akong bahala. Sagot ko kayo. Huwag nyo na puntahan yung barangay. Huwag na kayo magpakita sa barangay. Magsasailan po kayo ng oras. Baka malay nyo, yung barangay kasabat na nila ngayon. Dahil binaliktad ka nyo. Binaliktad po, diba? Sir. Hindi po ako nagwawala doon. Eh, baka yung barangay binigyan na ng pera. Yun. Okay na, ma'am. Okay na to. Sasamahan po namin kayo sa sosya at saka sa dole. Opo. Maobliga ho ito na ibigay sa inyo yung mga pera ninyo. Okay po, sir. Pero sila eh, kasi yung barangay na pinuntahan ko. Hindi, okay na po yan. Okay na po yan. Huwag nyo nang kwentuhan natin barangay. Madadagdagan yung pagka-high blood namin. Lalo nyo kami yung high blood. Thank you po. Sobra-sobra talagang ginawa sa inyong kalupitan at kaapihan. Matindi. Sige po. Babawi ho tayo through sosya at saka to dole. Okay? Sige. Salamat po, ma'am. Po. Sir, ingat po. God bless po. Thank you po. Wanted. Grabe ito, Nils. Oo. Pinakagrabe itong reklamo na tanggap natin so far this year. 225 pesos a day. 24 hours pinag-duty for 1 month. Yun ang masakit. 225 pesos per day, 24 hours ang duty niya. Buti sana kung 8. Masakit na nga yung 8. Oo. Yung 12, sobrang sakit na yun. Mm. 24 hours, 225 lang ang bayad. 491 na ngayon eh. Pagkatapos, take note, pagkatapos, kinakaltasan pa. Mm-mm. Ninanakawan pa. Yung 50 pesos daw sa ano, surety bond. Ito yung sinasabi, inaapi mo na, ninanakawan mo pa. Mm-mm. Put. Double whammy, triple whammy, ano pang diba? Pwede itawag mo doon? Hindi nga, tingnan mo, ulitin ko. Malupit. Aping-api na sila. Tapos pag nanakawan pa. Walang sapat na words para ma-describe itong kawalanghiyaan na ginagawa ng Milgo Security Agency sa kanilang mga tauhan. Kaya nga hindi na daw makatao, sabi ni Colonel Usana talaga yung pagtratong. Di ba? Doon na lang sa pagdudutihin mo ng 24 mm-hmm. hours. Straight for 1 month? Delikado po yan. Hindi nga, delikado. Mm-hmm. Dito nagkakaroon ng aberya. Oo. Na kung saan ang isang security guard ay nakakagawa ng di ka nais na marail, na naksak, nagnakaw, nambugbog, kung ano-ano pa man sa time ng duty niya, ng haras ng mga customer. Mm-mm. Dahil wala na sa tama pag-iisip eh. Totoo. Yun nga, puyat ka ng isang araw. Yung 24 hours ka lang na one time, magpuyat ng 24 hours, walang tulugan. Yes. Bibigay ang katawan mo. Exactly. The following, hindi lang katawan mo, pati yung pag-iisip mo, bibigay. Oo, bibigay, totoo. Mapuyat yan. Ka lang ng isang araw, hindi mo na alam pinanggagawa mo. Now, lutang puyat, ang ano mo dyan, lutang. Pakiramdam, totoo yan. Puyatin mo ng isang buwan. Nako. Damn. Di ba? Hindi na talaga. Tapos ngayon, andun pa yung iisipin nung security guard na puyat na puyat, ilang araw na walang tulog, isipin nila na, yung aking pamilya nagugutom, kulang yung perang pinapadala ko at pinapagalitan sila ng kanilang pamilya. At bakit kulang? Siguro may ginagawa ka ng kalokohan, hindi ka pa umuwi dito. Di ba? Pagkatapos, papagalitan pa sila ng mga customer. May mga customer kasi ng mga bastos. Di ba? Now, bibigay nga talaga itong SG, mamamaril ito, maghurimentado. Buti sana kung ang kapag naghurimentado itong SG ng aping-api, pinagbabaril yung may-ari ng Milgos. Di ba? Adi, manos lang. Oo. Quits tabla lang. Tabla na, quits na. O pinagbabaril si inspector, paano kung nabaril yung inosente mga customer? Yung nadamay lang. Nadamay yung mga tao. Di ba? Nakikinig ka, Milgos? Nako, one of these days, di tayo magugulat kung itong Milgo Security, may-ari nito, nabaril ng kanyang security guard sa ulo at sa bug.
Wanted. Alright, grabe talaga. Anyway, punta naman po tayo sa isang kaso. Ito ba yung nag-viral? Ito ba yon? Okay. Sige, andito si Miss Marian Yup. Paano mo ba i-pronounce? We. Okay, Marian We. Oh, yeah. Andito siya, yeah. Idol, para humingi ng tulong na makasuhan at matanggalan ng lisensya yung taong nanakit sa kanilang mag-ina. Nag-viral to eh. Makikita natin sa video mamaya. Pwede natin pakita. Oo, nangyari po ito May 28, Idol. Ano to? 5:29 a.m. along Pihil Street, corner Roja Street, Santa Ana, Manila. At ang nirereklamo nila, AQA1484 na plate number. Kinawawa dito si ma'am. Oo. Napanood ko itong video. Ito yung... Nag-viral ito. Nag-viral, oo. Ayan, oo. Oh. Ayan yung sasakyan. Parehong... Ayan. Pula. Pula. Ayan, o oh, kinat si ma'am. Kinat. Ayong okay. Kinat siya. Okay, ma'am, pakikwento. Mas maganda magagaling kay ma'am. So, ano nangyari dyan ngayon, ma'am? Nagdadrive po ako dyan sa Santa Ana Market. Binaba ko lang po... nakikita po na maluwag po yung kalsada. Binaba ko lang po saglit yung bintana ko. Magtatanong po sana ako po dun sa alin ng direction. Okay. Tapos po, mga 2 to 3 seconds po, nagbubusina na po yung nasa likuran ko. Kaya ginawa ko po, sabi ko, ay ate, wait lang po. Aabante ko po para makadaan po sana siya. Okay. Nung umabante po ako, akala ko po, dire-diretso na siya. Ginawa niya po, hinarang niya po, kinat niya. Oh, yung kinat nga kayo pagka-cut doon. Pagka-cut po niya ng ganon, hindi ko naman po akalain na bubuksan niya po, susugurin niya po kami. Binuksan niya po yung driver's door, sabay hinila niya na po yung buhok ko. Matagal po ayaw niya pong bitawan. Eh, yung mother ko po, hahatid ko po sa airport. 2 hours na lang yung time po para mahatid ko siya. Yes, ma'am. Yun po, pinipigilan po siya na mama ko, kaya nakalmot-kalmot dugo po. Tapos, sa kagustuhan pong makaganti na mama ko dahil sa nagulat din po sa ginawa niya na pagsugod sa amin nang wala naman pong ganun katingding dahilan na harangan po siya ng ilang segundo, gumanti po yung mama ko, sinipa niya po yung likod ng mirage. Okay. Tapos po, sumisigaw ako sa mama ko na bumalik siya kasi delikado nga po yung babae. Okay. Hindi pa po siya nakakasampa sa kotse, naipit po yung tuhod niya, inipit-ipit po nung babae. Kaya po, nagkapasa po na maga po, ika-ika po siya ngayon maglakad nung papunta po siyang airport. Yun po, doon na po sa Japan. Pero buti na lang nakuha niyo po yung plate number. Opo, kasi hindi ko na po siya nakuhanan ng litrato, yung mukha po nung sumugod sa amin, nanakit po. Kasi nga po, sobrang lakas po niya, galit na galit. Kaya nung pinatakbo niya po, pagkatapos niya po ipitin yung tuhod ng mother ko, pinatakbo niya yung kotse, saka ko po na-text sa asawa ko yung plate number po niya. Buti naman. At yan po, ina-check na natin sa LTO, Elenita Lupena, yung may-ari. Okay. Opo, sa kanya po naka-register, pero po ang nanakit po sa amin yung Wilhelmina Lupena. Wilhelmina, kaano-ano niya po yun? Baka po kapatid po. Okay. Kasi... Sige, kumonsulta tayo kay Director Francis Almora, ang Law Enforcement Service ng LTO, and then mamaya sa ating MPD, sa Philippine National Police, Manila Police District. Umpisa natin sa LTO. Director Almora, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Okay. Sir, ano hong pwedeng magawa ng LTO at matulungan itong biktima? Hello. Sir? Magandang hapon po, Opo, Sir yes, Rafi. Opo, yes, sir. Sir, ano pong pwedeng maitulong magandang ng LTO? Hapon po. Opo, magandang hapon po, sir. Hello, magandang hapon po. Opo, sir, yan po. Narinig nyo na po ako, sir? Hello. Director? Hello, Director? Tawagan nyo ulit si Director. May problema sa linya. Si Colonel Jerry Corpus muna, ang Station 6 MPD Commander. Colonel Corpus, magandang hapon po, sir. Hello, sir. Magandang hapon po. Okay, hingi po kami ng tulong po ninyo. Identified naman po yung sasakyan, yung plate number, pati yung suspect. Yes, ano hong pwedeng maisampang kaso dito? Isa pong road rage incident po ito, nangyari po sa AOR ninyo. Ano hong may inyo pong may advice at may ibigay na tulong sa biktima natin, sir. Okay, sir. Una-una po, yung complainant po yan ay pumunta po sa station. Yun nga, kinuna natin ng mga detalye at saka binigyan po natin ng assistance yan. Okay. Police assistance po, sir. That okay. is why kasama mismo yung mister ng ni ma'am, tapos yung nanay niya. Yung mister po mismo, sir, sinamahan po natin yan. Kumuha tayo ng mga detalye dun sa LTO. That is why nakuha po natin yung detalye ng suspect tapos okay. pinuntahan natin sa bahay niya. Okay. Okay, nakuha rin natin yung
ang pagkakilanlan niya, sir, pati yung unit na pinagtirhan niya. Actually, okay. Sir, kumplito tayo ng detalye yan at sinunod natin pong proseso. Okay. Then after dyan, sir, dahil sa medical, sinabi dun sa medical na less than 10 days yung injury na na-incurred, so sinusunod po natin, sir, kasi iniiwasan po natin dito na maibalik ng piskalya kasi hindi nasunod yung proseso. Okay. So sabi nga natin dyan, sir, sa kay ma'am, idudulog po namin kayo sa barangay, sundin lang natin proseso na ipatawag sila after ng tatlong hearing na hindi sila nagkasundo. Ito na, sir, pag may certificate of an action na, alalayan natin, sir, at saka ipapal na yung kaso, sir. No, sir. Sandali lang po, sir. No. Hindi po barangay ito. Hindi naman sila magkapitbahay, sir. Hindi naman sila magkakilala, sir. Bakit po barangay, Colonel? Yes, sir. May mga instances na po tayo, sir, na hinawakang kaso. So, Colonel, I should know. I've been in this program and I've seen a lot of this for the past 20 years. This is no longer a barangay matter. Barangay matter, sir, kung sila ho ay magkakakilala, barangay matter kung sila ho ay magkakapitbahay, barangay matter kung sila po ay magkabarangay. Wala ho dun sa tatlong nabanggit ko. Ito ho isang road rage incident at narami ko na pong experience sa ganitong klase mga insidente. Pwede ho diretso-diretso na agad isang pa ho ito sa piskalya, sir. Huwag na ho natin bigyan pa ng pagkakataon na makakahayahay ito pong nagwalang hiya sa kanila. Saan pa na ho natin ang kaso, Colonel? Trust me on this. Sige po, sir. Yan pong gagawin natin. Good. Kung pwede ulit, sir, punta sila dito ni ma'am. Good. Asistihan po natin ulit, sir. Very good. That's what I want to hear. So, Colonel, naisan pa ng kaso, hindi pa? Hindi pa? Hindi pa po, sir. Actually, may nakaready tayo ng papilyan, sir. Pero yun nga, disposition is ano. Pero kung ano man, sir, papuntayin dito ulit sila ni ma'am is i-try ko natin. Sasamahan po namin dyan, sir, at ayoko pong dadaan to sa barangay. Ako na po mismo, personal opinion po tinong Rafi Tulfo at ito pong masusunod yung opinion ko, sir, dahil I know it. I've been through a lot of this kind of incident sa programang Wanted sa radio at hindi po barangay talaga dapat ang may sakop na nito. Okay, sir, Colonel? Sige po, sir, okay po. Good. Salamat po, Colonel. Darating po kami diyan. Sasamahan po namin siya, Colonel. Ano po? Okay po, sir. Thank you. Po. Okay, nasaan yung LTO? Patanggalan natin lisensya. Si bakit niyo po nalaman, Ma'am Marian, na si Will Mihina ang may kasi drive nun at hindi si Elinita? Yung nakaregister po, Elinita, nakuha rin po namin yung details po ng license niya. Matanda na po, 1964. Po siya pinanganak. Hindi, parang niyo po nalaman si Will Mihina. Nakita niyo po yung license niya. Nakita ko po yung litrato po niya. Ah, opo. Sa LTO? Opo. Okay. So, tumutugma? Opo. I see. Sige. Tsaka po yung mga photos niya po sa social media po. Siya po yung sumugod sa amin. Okay, okay. Wilhelmina Lupena po. Good. Director Francis Almora, Law Enforcement Service ng LTO. Magandang hapon po, Director. Magandang hapon po, Sir Mapi. Ayun, clear na po. Director, andito po si Ma'am Marian Hui. Siya ho yung biktima ng road rage na sinaktan po nitong palengkerang si Wilmihina Lupena. Magsasampa na po siya ng kasong kriminal sa MPD. Sasamahan po namin siya. Dito naman po sa LTO para naman maparusahan siya sa kanyang lisensya. Ano hong pwedeng maitulong na LTO sa dito sa biktima natin, sir? Sir, pwede po yung nagpon niya sa amin yun pong mga nasa kanya yung pong photojes po. Okay. At saka di ba na-identify din naman po yata yung driver? Opo. Opo, identified na po, sir. So pagdating po niya dito, Sir Rafi, mapapagawa na po ako ng summon against po yung kinukumpay na tao. Opo. So kung ano po i-ano po natin, i-evaluate agad natin yung circumstances po kung pwede nating tanggalan ng lisensya. Ay, salamat. Yan po ang gusto ko marinig. Yun, pina-shortcut niyo po. Sige, sir, kung ganon, Director, sasamahan po namin dyan para matanggalan ng lisensya itong si Miss Lupena. Salamat po, Director, ha? Mabuhay kayo, Director. Yes, sir. Ngayong hapon po, nandun po ako sa pisina. Ngayong hapon? Kaya pa ba? Apo. Ngayon? Sige po. Darating kami dyan, sir, ha? Magandang hapon po, sir. Okay. Yes, sir. Thank you po. Ma'am Marian, tanggal ng lisensya nito. Apo. We will make sure matanggalan siya ng lisensya. And then number two, hindi na tayo sa barangay, we will make sure diretso sa piskalya. Apo. Sana huwag kayo magpa-areglo. Hindi po. Bigyan mo ng leksyon to. Kasi kawawa po yung mother ko po eh. I agree. Hindi ho dapat nagda-drive sa kalye, hindi dapat nabibigyan ng lisensya itong ganitong klase mga balasubas na driver.
sobra-sobra ho yung ginawa sa inyo. Opo. Okay. Nakagalit ho. Ako hindi niyo ako ano-ano. Nung makita ko yun, awang-awa ho ako sa inyo. Na high blood po ako. Talagang hindi ho talaga dapat nangyayari itong ganito. Opo. Salamat thank po, Ma'am Marian. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po. Tata! Wanted! Grabe. No, oh, kumbaga pinagtulungan. Yes. Oo, oh, dun pa lang sa... Palengkera yung babaeng yun. Hindi dapat talaga siya mabigyan ng lisensya. Hinding-hindi na. Wala siyang karapatan na magmaneho at magkalat sa kalye. Mm-hmm. Wala. Kasi kung hindi natin tanggalan ng lisensya to, eh baka may mabibiktima pa ito sa susunod. Baka mamaya hindi lang pananakit, mamaril na lang. Exactly. Yan, diba? Eh kung may baril to, correct. Kung mayroong kutsilyo to, baka nanaksak na to na maril. Maswerte nga si Ma'am Marian, wala siyang baril. Galit na galit eh. Kitang-kita mo doon na talagang... Grabe, nasa napakaliit na bagay. So hindi ka talaga pwedeng maging driver. Hindi ka talaga dapat nabigyan ng lisensya in the first place. Pasensya so, dapat sobrang init ng ulo. Dapat, ang pairalin. Di ba? Nag-park lang yung si Ms. Marian. Nagtanong lang. Ganun agad at yung kanya pagkormitado. At sa gilid naman siya eh. Maluwag naman yung kalsada kung titingnan eh. Hmm. Hindi naman siya yung doon talaga pumarali. Walang iniwan to sa isa pa kaninang umaga, yung nag-viral din sa video, yung foreigner names. Mm-hmm. Na talagang minuramura niya yung isang doktor, na isang clinic, nag-park siya. Banyaga siya, foreigner siya rito, bisita siya rito, tapos siya ang nambubuli sa mga kababayan natin. Mm-hmm. Yun ang masakit eh. Diba? Tayo, mga Pilipino, ibubuli tayo sa mismong bayan natin. Ah, hindi pwede. Matatanggap siguro natin kung mababalitaan yung mga kababayan natin, binulid yan sa Saudi Arabia, sa Damam, sa Jeddah, sa Amerika, kung saan man. Diba? Kasi foreigner tayo kung yes. Doon sa lugar. Pero ngayon. Yung mga taga Saudi Arabia, taga Jeddah, taga Jordan, o yung mga taga Amerika, pupunta rito, at mambuli sa atin, putang ina, hindi pwede. Gaguhan na yan. Magkamatayan na. Di ba? Mm-hmm. Hindi pwede. Kaya yung Amerikanong yun, madideport yun. Mm-hmm. Hindi pala American Scottish ata, pinadideport natin sa Bureau of Immigration at sasampan din ng, well, hindi na pwede. Kasi pag sasampan Scottish, ano bang pwede? Undesirable alien. Kasi kung sasampan ng criminal, pinapipili nga siya kanina ni, ano eh, ni spokesperson ng Attorney Mang Roban. Attorney Mang Roban yung Bureau of Immigration doctor. Ang sabi ni Doc, sabi ko, Doc, ano bang pinakamabilis? Eh, pinakamabilis is deportation. Kaso si Doc mukhang nag-aante yata ng maareglo. Sabi ko, Doc, wag ka magpaareglo kasi ibabash ka ng mga netizen. Ha? Kasi sasabihin, ba't ka nagpaareglo? Ba't ka nag-aante ng areglo? Kasuhan mo yan kasi hindi lamang ikaw nasaktan doon. Sabi ko kay Doc kanina sa news. Mm-hmm. Hindi lamang ikaw nasaktan dito, Doc. Pati kami mga nanonood, tayong lahat mga Pilipino, nasaktan dito sa ginawa sa iyo. Kasi parang buong Pinoy na ang... Exactly. Kasi sampal yun sa ating lahi. Di ba? Inapit tayo sa sarili nating bayan. Mm-hmm. Yun yung message doon eh. So dapat, huwag kang pumayag, Dok, na magpa-areglo. Magpa-areglo. Kailangan yung foreigner na yan ay ma-deport. Eh, ang gusto nato namang robang, isang panang criminal. Eh, pag criminal case, matagal pa, may proseso pa. Mm-mm. Eh, pag deportation, mapapaya siya. Makikout siya at hindi na siya makakabalik ng bansa. Eh, meron siyang asawa rito eh. Ah, mababan. Anong tawag sa ganun? Hindi diba? Na siya makakabalik. Meron siya ata. Blacklisted. Live-in partner ata siya rito. Blacklisted. Hindi siya makakabalik dito. Na siya. Diba? Mm-mm. Yun yun. Dapat talagang managot din yun. Okay. Managot. Grabe. Kaya no? Dapat kayo pag nasa kalye, behave naman kayo. Hindi naman kayo may-ari ng kalye. Diba? I-share nyo yung kalye sa mga kapwa nyo motorista. Meron pang isa, road rage. Yung nakakainit din ang ulo names. Kaya kung minsan, ayoko na magtingin ng mga viral, na mainit ang ulo natin. Oo, eh. Yung nakamotor, kawawa eh. Sinwide sweep siya ng isang van. AUV. Nung ma-side sweep siya, hinabol siya ng motor. Naabutan siya. Oo. Aba, ito pa yung naka-side sweep, ang galit, dinuro-duro yung pobreng biktima. Yung nakamotor. Tapos ngayon, habang dinuduro-duro niya, inaawat siya ng kanyang misis, at habang inaawat siya ng kanyang misis, matapang, parang manok na sasabungin. Lalong gigil habang pinipigilan. Di ba? Siya na nga yung nakasagasa, nasagasaan yung nagmumotor, siya pa yung galit.
Duduro-duro yung nakamotor. Yung nakamotor, mabait. Siguro, shock. Kaya hindi na lang lumaban. Shock siguro. Hindi pa rin siya makapaniwala. O trauma. Ganun yun eh. Kuminsan eh, delayed reaction eh. Siguro, nung makaalis na, tapos sabay alis. Nung makaalis na, saka pa lang siguro naisip nung biktima na, uy, ba't ako hindi nag-react? Ba't hindi ko sinuntok? Or malamig lang talagang ulo ng biktima. Hindi siya lumaban eh. Mabait. Mabait yung nakamotor. Pero yung nakasagi, siya nang nakasagi, siya pa ang... Siya pa matapang. Makitang-kita mo sa video, pinagduduro niya yung kawawang nakamotor. Diba? Grabe. Okay. Anyway, sige, mag-news break muna tayo, Idol. Samantala, ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K Battery, Dare to Compare. J&T Monoblock Tables and Chairs, tried and tested ang tibay. Pambansang Plasticware, J&T at ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu-shabu and Drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management na ang kanila lamang pong litimong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog. Sa mga kaibigan po natin na bus driver, tricycle driver, jeepney driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga supermarkets, convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ang organic azai berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic azai berry, all natural, nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic azai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried azai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:20 ng hapon at kati-kati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko, Fungisol, kaya huwag nang magdusa. Sa makating problema tulad ng eczema, mahapting hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko, del sa nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Skin Cure Fungisol para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha. Meron naman tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. Fungi na sabon. Tumawag lamang sa 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG. May diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ng mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel. Quality fuel for less. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Action, Action, Action News Update. Ang oras 3:21 ng hapon, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Aminado ang Department of Education na hindi pa nila nasosolusyonan ang problema sa kakulangan sa mga silid-aralan sa darating na pasukan. Humaaksyon si Mon Gualvez. Ilang araw bago magbalik eskwela, aminado si Department of Education Secretary Leonor Briones na hindi patuloy ang nasosolusyonan ang kakulangan ng classroom sa buong bansa. Sa katunayan, naabot sa 66,000 na classroom shortage ang mayroon sa Pilipinas. Pero depensa ng kalihim, minanalang daw nila ang problema sa dating administrasyon. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay dalawang klase muna o shifting muna ng klase sa mga apektadong paaralan. Idagdag pa daw ang problema sa tumataas sa populasyon sa Pilipinas, kaya naman dumadagdag daw yung bilang ng mga estudyante. Sa katunayan, may ilang lugar pa nga rin daw sa Metro Manila ang may ganito pa rin problema pagdating sa shortage ng classroom.
Ayon kay Briones, mayroon naman daw silang budget para rito, pero ang problema, kulang sa lupa na pwede pagtayuan ng mga dagdag na classroom. Umaaksyon, Mon Gualvez, Radyo 5, 92.3 News FM. Ipatitigil muna ang pagsasagawa ng airstrike ng militar sa Marawi City. Ito ay habang iniimbestigahan ang pagtama ng bomba nito sa puwersa rin ng pamahalaan kung saan 10 sundalo ang nasawi. Paliwanag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa isinagawang press briefing sa Malacanang, successful naman daw ang unang bomba na pinakawalan ng unang fighter plane, pero nagkaproblema na raw sa ikalawang eroplano. Sa investigasyon na, pangungunahan daw mismo ni AFP Chief Eduardo Año, aalamin kung nagkaroon ng misinformation sa lokasyon kung saan ibabagsak ang bomba. Philippine Standard Time, 3:22 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ang Taxi Squad member William Cohit, may kaluwagan ang takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng E. Rodriguez Senior Avenue mula Cubao hanggang Araneta Avenue sa magkabilang panig. Samantala, ang Taxi Squad member Pedro Soriano, tukod ang sitwasyon ng trapiko sa Lacson Avenue palabas ng Espanya, Maynila at aabot ito hanggang Quiapo, gayon din ang kabilang panig nito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina William Cohit at Pedro Soriano para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PagCor. Keep it fun. Game responsibly. Because your health means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Go! Organic as a yeast. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Malagang paalala, ang Organic Asahi Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Paano ba gamitin ang Fungisol? Una, hugasan ang apektadong bahagi ng balat. Pangalawa, ipatak ang Fungisol sa cotton buds. Pangatlo, ipahid ang cotton buds na may Fungisol sa apektadong bahagi. At pang-apat, patuyuin ito ng mabuti. Tandaan, gawin ang pag-apply ng Fungisol 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi hanggang ito ay gumaling. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure,
Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Kaibigan, usap tayo! May fungi na problema ka ba? Tulad ng makating puni. Mahabding hadhad. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Mabahong halipunga. Dumadaming eksema. Ew! Kaibigan, ifungisol mo! Basta fungi na problema, ifungisol mo! Fungisol Hotline, 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, generic ka, at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Katikati sa balat, ifungisol mo! Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O di ba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na 750 per capsule. Go na go with Bitter Go. Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala. Ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pangmatagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maasahan. Kayang-kaya, gin kapitan pa! Kayang-kaya, gin kapitan lang! Kayang-kaya mo, gin kapitan! Gin kapitan, kayang-kaya! Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng gin kapitan. Kayang-kaya mo yan! Drink responsibly. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Piliin mong maging bukas, maging totoo, maging malaya, maging masaya. Ipakita mo, ikanta mo, isayaw mo, ipagmalaki mo, isigaw mo! Kung ano ang gusto mo. Piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga.
Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tanduay Select. Drink responsibly. It takes courage to rise from loss. Courage to help unconditionally. And a different kind of courage to give of oneself. Taon-taon, nadaragdagan ng mga kapatid nating nangangailangan ng dugo. What can you do? Bilang pakikiisa sa World Blood Donor Day, magsama-sama tayo sa Alagang Kapatid Foundation Bloodletting Event sa Fisher Mall Expo Hall ngayong June 10, 10 a.m. to 6 p.m. Choose to help. Choose courage. The Alagang Kapatid Bloodletting Event is brought to you by Department of Health, Philippine Blood Center, and Alagang Kapatid Foundation Incorporated in partnership with JCI San Juan Dambana, Fisher Mall, Donate Philippines, San Miguel Foundation Incorporated, Eng Bitin, Soka Gakkai International of the Philippines, Coca-Cola FEMSA, Claypel, Daddy's Toasted Shopaw, Smash Audio, and Maynilad. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At kung hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang inyong pagbabiyahe. Grab! Grab na grab. Grab na grab. Grab the opportunity to take a grab taxi. Uy, ako nag-grab grab ako, the ah. best. Mm-mm. The best in public transport. Grab the opportunity. Oo. At saka pag naka-grab ka, parang ayun, parang mayaman ka. O, di ba? Di ba kasi nakasakay ka sa magandang sasakyan. Grabe ang, grabe ang dating. Grabe ang pag dating. Grab ang sakay mo. Kaya huwag kalimutan, mag-grab na. Yan na lang ngayon. Kaya ang spill ko. Grabe. Okay, sige. Grabe ang dating. Grabe ang dating. Okay. Okay. Sige, si Regner, tama ba? Regner Gail Benigay. Andito siya, idol, para may tulong na makuha yung kanyang police report. 10 araw na daw niya kasing hinihingi at siya pa ang pinapagalitan ng investigador. Uy, gusto mo? Siya ang pagagalitan ni Ninya? Kasi babae to, SPU to Jennifer Gloria. Tingnan mo. Nins, pagalitan mo. Ayan. Baliktarin natin yung mundo sa kanya. Sige. SPO2, Jennifer Gloria Las Piñas, PNP. Magandang hapon po sa inyo, SPO2. SPO2, Jennifer Gloria. Magandang hapon po sa inyo. SPO2? Ano yan eh? Si SPO2 na ba yan? SPO2, magandang hapon po. Apo, apo, ma'am, apo. Lalaki ba ito po ba? Lalaki. Ah, lalaki pala ito. Lalaki. Sir. Hello. Boss, magandang hapon po. Chief. Si Rafi Tufo po. Kasama ko po si Nita Duran. Sir, opo, sir, opo. Eh pakibigay na po yung ano yung police report ni Mr. Benigay. Pwede po? Yung si Juan sir, yung pinto niyan sir, pumunta sa opisina. Yung motor niya na pinapakan sa MacDo, ninakaw daw. Hindi ngayon, pina-alarm ako ngayon. Pinag-alarm ko sa akwa namin, sa area namin. Okay. Ngayon, yung kinabukas, kinabalik sa kinabukas, parang kuna na sa laytay. Mm-hmm. Hindi naman bumalik sa opisina doon. Gusto niya kaya kukuha ka ng police report. Oh. Paano kita magiging police report? Sabi naman dapat, parang paano yung sinasabi mo, ng patutuhanan mo na hindi ka nagsisinungaling. Ano pong kasi, kailangan niyang patutuhanan para hindi siya nagsisinungaling? Ano siya, ano sir? Ano pong kailangan na mga patutuhanan para eh... Kukuha ko siya ng salaysay. Kukuha mo siya ng salaysay? Fiscal yan, po. Nakuha niyo na po siya ng salaysay.
Yung kita po nga siya, hindi yan kumunta sa opisina. Nakuha na ka ng salaysay? Opo, sir. Opo. Sino kumuha ng salaysay? Si Sir Pioto Gloria po. Nakuha niyo na po siya ng salaysay, sir? Wala po, hindi pa po napas sa writing, sir. Hindi pa po nasulat sa akin, kung duty rights. Ano po? Salita lang. Ano po? Verbal na po yan, verbal po, verbal. Verbal. Opo, hindi pa nakuha sa kwanser sa computer para panupuan niyo sa piskalya. Okay. Pero balik ko naman, sir, hindi naman pumupunta. Ah, pinababalik mo para kunan mo na siya ng salaysay na itatype nyo na po sa computer. Opo. At yung print, sige, para may print out mo yan. Sa McDo, sir, ito, sir, oh, nang mamisi ko sa McDo doon, lagi niya pong iniiwan yung susi sa motor niya. Ano po? Siya sa way ng gwardiya, ayaw, hindi man nakikinig. Kasi yung tanong ko sa gwardiya doon eh. Ah, so ibig sabihin, opo, papaya siya. Yun, yun ang ibig nyo sabihin, sir. Oh. Opo, sir. Ano ba? Yung mo slide, sir, sa tapanumpaan niya, magpagin sa sabihin niya. Okay. May point nga naman po, sir, opo, Regner, sir, si SPO2, na huwag kang maging pabaya din para hindi ka mabiktima, hindi ka nakawa ng sasakyan. Inamin ko naman po sa kanya, sir, may mali po talaga ako doon sa ano. Kasagsagan po kasi ng ulan doon, sir. 5 minutes lang po interval noon, bali, nasa labas po yung motor ko, tapos nagkarga po ako ng gamit. Pagbalik ko, wala na po, okay, yung motor ko. Sige po. Anyway, SPO2, pupunta po siya dyan, magbibigay siya ulit ng salaysay at itatype niyo po sa inyong computer at yung printout niya, ibibigay niyo sa kanya and that will serve as a police report. Tama? Sir, pag gagawin po ng police report, pag natalumpan yung sinasabi niya, sir, ano po? Susumpa niya po. Opo, sa piskalya. Para po may attachment po kami, sir, so supportin dito means po. Para kung, in case nagsisong waling man siya, eh, meron na kami yung kwan para madimanda rin siya. Hindi ko mag-spirito. Ang sinasabi niyo po, nagdududa kayo na baka siya nagsisinungaling? Opo, opo, sir. At sir, matagal na po siya sabi ng gwardiya dyan na huwag kong iiwan yung susi sa motor. Kasi ugali niya, pag may kwan, iniiwan yung susi sa motor, hindi niya po dinadala. So, sir, is it a crime na... Ano, sir? Is it a crime na yung isang tao ay malimutin? So what's wrong kung siya po, kahit na 10 beses pinagsasabi na huwag iiwan at nakakalimutan niya po sa tuwi na dahil siya po isang makalimutin na tao, krimen na ho ba yan? Ay, hindi naman ho, sir. Kasi nga, parang may sabi po namin, sir, nga pag nagkuhan yung agency niya, yung ganun po ang ginagawa niya. Security guard ka ba? Hindi po. Rider po ng McDo, sir. Sir, I'm telling you, tawagan mo yung kernel ng ano, yung boss sa Las Piñas. Karapatan po namin na pumunta sa police, magpa-blatter at kumuha ng police report at wala ka na marami pang cheche-bureche. Naintindihan niyo, sir? Ay, hindi naman po, sir. Ganun po, sir. No, no, ganun po yan, sir. Trust me. Kung ayaw niyo po, sir, tawagan mo yung si Colonel, tawagan mo yung NCRPO. Gusto mo, sir, kataas-taasan sa NCRPO, kakausapin ko. Pag kami po ay pupunta dyan sa inyo at magpapa-blatter at gusto po kumuha ng copy ng blatter as a police report, wala kang karapatan na questionin ako. Okay? Trust me. Huwag ka lang sa mag-inarte. Ako nang sasabi sa iyo. Sir, ano na po, sir? Yung motor hindi po sa kanya. Sa agency po yun. It doesn't matter kung yan ay sa agency, kung ang may-ari niyan si Poncio Pilato. It doesn't matter. Basta't importante, siya po yung nagpapablatter sa inyo. At ibablatter niyo po yan. Base po dun sa kanyang binigay na salaysay sa inyo, kukunin niyo po yan. Then, mayroon na pong guardian doon, sir. May drop na po. Sir, ang gusto mo kasi mangyari, magpupunta muna sa piskalya, magsusumpa, and then kapag nagsinungaling siya, sasampan niyo ng kaso. No, it doesn't work that way. Trust me. Pupunta siya dyan dahil siya po'y nawalaan ng sasakyan. Inireport niya sa inyo and then ibablatin niyo po yan na siya'y nawalaan, na siya'y nagreport sa inyo, na siya'y biktima ng carnapping, whatever. And then, yung pong ilalag niyo dyan sa inyong logbook, ibibigay niyo siya ng kopya niyan, print out from your computer. That will serve as a police report. Ngayon, kung nagsinungaling siya o hindi, nasa piskal na po yon. Hindi, sir. Ngayon, sir, yung slice niya po, sir, pandirat niya po, sir, yung sinasabi niya na nakaw po, sir. Yan po, sir, o. Oh. Yun na po, sir. Pinapapunta ko sa sabihan niya, hindi yan pumupunta, sir. Anong magawa ko? Kaya nga, sir, pupunta siya dyan ngayon, sasabihin niya sa inyo yung pangyayari, isusulat niyo po yan sa inyong computer, itatype niyo sa inyong computer, and then bibigyan niyo siya ng print out niyan. Okay, sir? Okay, sir. Po. Ganun mo tayo po, sir. Ganun po, sir. Ganun po. Okay, sige. Huwag mo na tawagan si General Albayalde. Odette. Okay na pala. Hindi ko na tatawagan si General Albayalde, SPO2. Ano, sir? Hindi ko na tatawagan si NCRPO Chief. Okay na. Okay na tayo. Wala nga
problema, sir. Kasi yun naman yung proseso, sir. Yun naman proseso. Yun ang problema, sir. Yan yung proseso. Oh, sabi isa naman po hindi pumunta sa opisina. Ay, eh. Gusto niya ang kagad full support. Kung sino pila papunta-punta niya doon. Okay. So, wag Odette, wag mo na tawagan. I-cancel mo na yung tawag kay NCRPO Chief. Okay na pala itong si SPO2. SPO2, pupunta siya dyan, ikikwento niya yung pangyari at bibigyan niyo po siya ng kopya ng inyong itinipe sa computer. Okay, sir? Okay, opo, sir. One problem, sir. Opo, sir. Opo. Yan po yung sir mangyari. Okay. Salamat po, SPO2, ha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Magka na hapon po, SPO2. Thank you po. Thank you, sir. Oh, sabi ko sa iyo, eh. Saka, sir, yung ano, yung... Okay na yan. Okay na yan. Punta ka na doon. Kailangan po kasi yung manager namin, sir, yung nakakita mismo. Sir, pupunta ka lang doon, sasabihin mo lang yung pangyayari, eksakto, kung ano yung nangyari, base sa inyong pagkakaalam, that will be the blatter. Nahanapan ako ng witness, sir, kasi well, hindi daw nahagip ng CCTV. Hindi na nga, sir. Do you trust me? Hindi. Opa, opa. Kasi kung hindi ka nagtatrust sa akin, hindi, paalisin naman kita. Po. Oh, yun naman pala. Narinig mo na usapan. Karapatan para sa kaalaman mo at sa kaalaman ng lahat. Okay? Pag tayo ay pumunta sa police, dahil tayo magpapablatter, dahil may nangyaring insidente, di ba? Apa. We report an incident. Then, obligasyon po ng police na kunin yung ating inireport sa kanila. Apa. And then, karapatan natin na kumuha ng kopya nung report na ibinigay natin sa kanila. Apa. And then, magsasampa na, kung gagamitin mo yung report na yon sa korte, it's up to you. However, meron nga din point din sa SPO2, kung sakali ikaw ay napatunayan na ikaw ay nag-file ng false police report, pwede ho kayo makasuhan yan. Tama. Pero it's not for him to determine that yet. Later on, down the line, for what, kung paano man yung gagawin nilang diskarte, o through the courts, o meron man magreklamo at mapatunayan na yung police report na pinail mo ay peke o panduloko lamang sa kapulisan natin, makakasuhan ka, alam mo ba yun? Pwede ka makulong. Kasi nga, hindi nga, sagutin mo na ako o hindi. Hindi ako rin pagdebate sa iyo, sir. Naintindihan mo. Apo, sir. Hindi ko sinasabi na ikaw ay nagpa-file ng police report na mali. Sabi ko, kapag napatunayan, kasi yung kinukontest ni SPO2, kaya hindi kanya binibigyan eh, dahil para sa kanya, nagsisinungaling ka raw. Para ka, sa kalaman mo, tama nga naman si SPO2, kapag napatunayan na yung mga binibigay mong impormasyon sa police, sa blatter, ay mali-mali at nililin lang mo yung police natin, kung ano man yung dahilan mo, kapag napatunayan, makukulong ka. Naintindihan mo, yes or no lang. Aba, aba. Yun lang po. Sa ngayon, the police should take your word for it. Sinabi mo kasi na nawalan ka ng motor, isusulat nila yon, and then bibigyan ka ng kopya nung sinabi mo sa kanila. Yun lang, sir. Okay na? Huwag natin pabain pa. Okay na, sir. Pwede ko nang dalhin yung, ano, sa, yung police report doon sa agency namin. Pwede mo nang dalhin sa agency ninyo. Ah, sige. Pero matanong ang plakita. Sige, nag-interesado tuloy ako ng di oras. Bakit pa nawala yung motor? At paulit-ulit ka na pala sinabi na huwag iiwan yung motor. Baka naman may kasabot kang carnapper at kinarnap yung motor. Kasagsagan kasi ng ulan nun, sir. Kasi ang duda kasi dito ni SPO2, ang basa ko sa kanya, nababasa ko na sa SPO2 eh, na ikaw, sir, ipa-password ko nung stop, fast-forward ah, fast-forward, na sinadya mo walain yung motor para i-report mo sa agency mo na nawawala yung motor mo at hindi mo kasalanan, whereas yung pala, kasabot mo yung kumuha ng motor. At iniiwan daw yung susi. Opo. Kasi ang prueba doon na kasabot mo yung kumuha sa motor dahil ilang beses ka na pinagsasabihin, huwag mo iwan yung susi, panay pa rin ang iwan mo ng susi. So gusto mong maisahan yung agency mo na palalabasin mo na nawala. Pero ang totoo, eh, wala me ang tawag dyan. Nakaw me ang tawag dyan. At kapag napatunayan yan, makukulong ka't isa ako sa magpapakulong sa iyo. Tutulong ako sa pulis na ipakulong ka. Yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Now, tanungin kita. Makailang beses ka na pala sinasabihan? Wala po, sir. Ano lang, sir, nung nagsabi, hindi ko po nakausap yung guard. Nung ano, ang... Nakailang beses ka na ba nag-iwan ng susi sa motor? Lahat kami, sir. Nag-iwan ng ano, yung kasama ko. Pag madalian kasi, sir, 5 minuto, magkakarga na kami ng i-deliver namin. Ano ka ba? Delivery ka ng? McDonald's po. Ah, sa McDo. Yes, sir. Ano lang, malapit lang po yung pintuan sa pinarkingan namin ng motor. Ano ka ba, tanga? O bobo? Hindi, yun lang nga po, sir. Ibig sabihin, lahat ng mga delivery sa McDonald's, mga bobo o mga tanga?
Sorry sir, sumbong ka rito. Tanggapin mo yung tutulungan kita, pero tanggapin mo yung sasabihin ko. Yes sir, alam katangahan bro. Kasi yan sir, huwag mo sabihin na 5 minutes ka lang kasi, kaya pwede nang iwan yung susi. Katangahan yan. Apa. So ganun kayo lahat sa McDonald's? So lahat kayo ng mga delivery boys sa McDonald's? Mga sa pagmamadali lang po siguro yun sir. Aba, eh nakikinig kayo yung marami mga karnaper. Di antayin lang pala lahat ng mga delivery boys sa McDonald's. Ayan oh, nakikinig sa atin. Ang dami nakikinig sa atin. May mga nakikinig sa atin mababait, mga masasalob. So yung mga nakikinig ngayon, wow. Ang gagawin nila ngayon, abangan nila lahat ng mga delivery ng McDonald's, mga motor, dahil alam na pala nila, lahat pala kayo tanga. Iiwan lang yung susi dahil 5 minutes lang. Yung nagkataon lang yung sir na ano, na naiwan. Yung ano lang sir, kasi nga, kalimitan mo talaga sir, ano, dinadala namin. Tapos nung time lang yun, nagkasagsaga ng ulan, nagmadali akong... Pero sir, dapat matik yan eh. Maraming nangyayari po sa 5 minutes. Matik yan eh. Seconds nga maraming nangyayari. Oo. Alam mo yung salitang salisi? 1 minute nga lang, masasalisihan ka na eh. Tsaka yung mismong nakita sir... Sir, kung hindi ka pabaya, dapat yan, yung susi mo, agad-agad, kinukuha mo. Matik yan eh, pag turn off mo ng engine, sabay bunot ng susi. Oh. Andun ka na rin lang eh, di ba? Iti-turn off mo yung susi. Oh. Tsaka lagi mong dadalhin talaga. Ba't di mo nalang hilain? Ganun mo lang tapos bitaw ka? So makakapag-isip nga yung pulis natin na sinadya mo na iwan yung susi para yung kasabat mo sasalisi agad, kukunin yung motor at kayong dalawa, di ba, makikinabang dun sa nakarnap na motor, karnap me. Yes, sir. Nagkita mo? Nagkita mo point ni Espiritu? Apa pa. However, I'm giving you the benefit of the doubt. Eh, karapatan mo naman talaga na mag-file ng police report at makakuha ng kopya ng police report na yan. Pero, for the second time, sasabihin ko sa iyo, kapag napatunayan na nagpa-file ka ng false report, pwede ka makulong yan. Para malaman mo lang. Apa. At kapag nalaman na kasabot ka sa nakaumi, makukulong ka ulit 2 beses. Apa. Narinig mo yan? Yes, sir. Okay. Pero yung ano, yung sabi kasi nila sir na ano, hihingiin nila yung nakita mismo yung manager sir eh. Nawa nga sa po sa akin na ano, na siya mismo paglabas niya muntik na siyang binangga doon sa nagkuha sa motor ko. Ah, okay. It doesn't matter sir, may testigo wala. Basta't nasabi ko na kay SPO2. Si SPO2 kasi nagdududa sa iyo, ako hindi eh. Hindi ako nagdududa sa iyo. I'm giving you the benefit of the doubt na talagang nagmamadali ka nga lang. Totoo yun, sir. At karapatan mo nga talaga na makakuha ng kopya ng police report na i-file mo sa anumang presinto. Kaya lang itong si SPO2 nag-iinarte kasi nga po nagdududa siya sa iyo dahil akala niya, iniisip niya, di ba, Nins, na nakaw me itong nangyari o karnap me or motor nap. Pero dapat nga, tama ka, idol, regardless kung may duda, bibigyan pa rin siyang police report. Exactly. Yun yung point mo doon. It's not for him to make that decision. Apa. If a file mo yun sa korte at kapag nalaman ng korte na ito pa ay karnap me o nakaw me, then iimpormahan ng korte yung police o malalaman din ng police from the court na karnap me pala yun, pwede kang sampahan ng filing a false police report. Pero sa ngayon, sir, okay ka na. Tatawagan ni Odette ngayon yung presinto. Pagdating mo doon, sumasaludo pa sa SPO2. Gusto mo yun? Ayaw ko pa sir. Ano, police report lang talaga yung ano ko sir. Ayaw mo? Hindi. Kung gusto mo, habang nandun ka, sinashine na yung sapatos mo. Ayaw ko po ng ganun sir. Bakit ayaw mo ng ganun? Hindi. Eh kasi minura ka kamo, eh di ngayon, pagkakataon mo na para makaganti ka. Masama lang yung loob ko sir. Nung nagpunta ka so kahapon, alas 4, tapos bumalik. Wala siya. Bumalik ako alas 6 ng gabi kasi alas 4 to 12 yung pasok niya. Tapos wala siya. Tapos umuwi na lang ako sa bahay kasi nga mag-extra-extra pa ako para pang gustos lang po. Kaya nga po sinasadya niya yun dahil nga po ay kanyang bigyan ng police report sapagkat siya po ay nagdududa sa inyo sa kanyang utak. Kayo po ay nagsisinungaling at kasabato kayo sa sindikato na kung tawagin ay nakaumi. Which kasi, is... dapat hindi ganoon ang pag-iisip niya. Parang ano lang din sa akin sir kasi pagkasabi niya kasi ang ano eh tatanga-tanga kasi wala namang problema doon. Ang sinasabi niya doon na sinisisi mo po yung police. Sabi ko sir, wala po akong sinisisi sir. Ako nga po mismo yung nakakaabala sa inyo kasi nan dahil sa nangyari na yun sa kapabayaan ko. Ayun na nga. Ay yung hindi na ako mapapasalita. Ah, so ang iniisip niya na ginagawa mong tanga yung mga police. Oo po sir. Oo. So ayaw niya magmukhang tanga.
kasi ayaw mo ayaw niya masisi. Opo, sir. Kaya ikaw ang sinisisi niya, ikaw ang tanga, sinasabi niya, ba't mo kasi iniwan yung motor? Nagsisisihan kayong dalawa, parang ganun. Yung palabas niya, sir, ako, sinisisi ko yung pulis. Bakit na ganun, eh, hindi ko ma... Ito, sir, siya ngayon ang lalabas na tanga dahil talo siya. Yung gusto niya, hindi masusunod. Yung gusto mo ang masusunod, makukuha mo yung gusto mo. So, siya ang nagmukhang tanga ngayon. So, pag nakuha mo yung papel mo, sabi mo, oh, yan, SPO2, sinong tanga sa ating dalawa? Ikaw tanga, ako nakuha ko yung papel ko, yehey, panalo ako. Kasi ang... Hindi, bago sabihin nyo na, baka may pag binatukan ka, makakonsisihin mo. Hindi, okay na yun, sir. Okay, okay na, sir. Na po yan, thank you po. Salamat okay po. Yes, sir. Bahala sa inyo si Odette. Okay, at ito pa, ihabol natin. O, huli nating... Si Marinel Alawigan, sige po, Alawigan. Okay. Gusto lang niya mapauwi yung kanyang asawa na isang OFW na tapos na kasi yung kontrata, idol. So, madali ito. Ah, okay, sige. Madali yan. Eh, si Miss Marisa Cruz pa, yung ating super wonder woman sa OWA. Sir Jose, magandang hapon. Sir Jose, diretso na tayo, ma'am, kay Sir Jose, yung si Mr. Sir Jose. Hello po, Sir Rafi. Opo, sir. Magandang hapon po. Sir, andito po si Mrs. Anong problema diyan, Sir Jose? Kasi po yung file ko hindi po nila inaasikaso, pero nung ano po yung OWA ngayon pa lang po nila inaasikaso. Nagpunta po ako dito ngayon sa opisina nila. Aha. Okay, pero so, nung nag-file po ako doon sa trabaho ko, naghihintay ako ng matagal, hindi po nila inaasikaso. Pero ang gusto niyo pong mangyari, baka balik na lang ako kayo rito, tama sir? Opo, makaka-uwi na po ako. Sige po sir, makaka-uwi po kayo. Ito, si Miss, yung ano muna, yung Field Golf Horizon International. Field Golf Horizon, magandang hapon, Miss Rosaline. Wala. Kanina lang. Miss Rosaline? Yes po. Ma'am, si Sir Jose, yung inyo pong OFW, gusto na pong umuwi. Oo, actually po, kausap na namin yung worker kanina lang. Opo. Oo, kasi actually meron na ho kaming repat, ano yan, request eh. So kaya win-work out na po namin yan. Eh, kailan po siya makaka-uwi, madam? May reply na po yung worker namin kanina. At kasi yung worker din, hindi kasi nakikipag-coordinate. Hindi siya pumupunta dun sa main. Pero kanina, nakausap po, bali may nag-assist na daw po sa kanya. So, in-advise namin siya, if in case ko ano yung development, mag-message siya sa amin. Mm-hmm. Ganun ba yon, Sir Jose? Opo, opo, sir. Okay. Tumawag po sila kanina sa akin. Nakausap ko po sila. Ah, okay. So, uma-action na po yung agency? Opo. Sige, uma-action na po sila. Very good. Sandali po, Sir Jose. Miss Marisa Cruz. Yes, Sir Rafi. Kayo na pong bahala, ma'am. Pakimonito na naman po para masiguro na nagsasabi totoo po yung ano. Sige yung po, agency. Sir. Opo, wala pong problema, sir. Miss Marisa, tumakbo kang senador next election. Baka manalo ka. Kasi ang galing-galing mo po, ma'am. Ma'am Marisa, ang dami mo nang natulungan ng mga OFW namin. Sandali lang po, ano? Kulin po natin yun, sir. Yan okay po ang bilin na bilin ng ating secretary at ating administrator. Mahal po natin ang OFWs gaya na pagmamahal po ninyo sa kanila. Yun. Sandali lang po, mama. Para sa kaalaman ng mga OFW at mga kapamilya ng OFW, yung mga nasusolve po namin na case dito, 99% noon ay dahil po sa tulong ni Miss Marisa Cruz. Totoo yan. Totoo po yan. Siya ho lahat ang may dahilan kung bakit nakaka-uwi ang ating mga OFW sa tulong po ni Miss Marisa Cruz. Kaya tandaan niyo pong pangalan Miss Marisa Cruz. Pag nakita niyo po yan sa balota next election, botohin niyo agad. Di ba Miss Marisa? Tama ba yung sinabi ko? Kahit na anong posisyon, botohin niyo. Oh, di ba? Sir, alam ko ninyo, ayun pong mga kamag-anak po namin sa mga Cavite, Laguna. Opo. Sabi po yung sa mall nila ay kayo pinakikinggan. Ay, salamat po, Miss Marisa. Miss Marisa, totoo talaga, from my heart, ang laki po na itutulong nyo sa ating mga OFW. Talagang meron po kayong puso para sa OFW natin. Makikita naman po talaga inyong sinseridad sa pagsisilbi sa ating bayan. Sobra-sobrang thank you po, Ma'am Marisa, ha. Mabuhay ka talaga, Ma'am Marisa. Maraming salamat, sir. God bless po sa inyo, ma'am. Thank you po, sir. Okay. So, Sir Jose. Sir Rafi. Makaka-uwi ka na po kasi nakarating na kay Miss Marisa Cruz. For sure ho yan. Opo. Maasahan niyo po. Maraming salamat po sa inyo. Yes, sir. Yes, sir. God bless po. Opo. Kami po, mag-monitor din po, bukod kay Miss Marisa. Opo. Salamat po, Sir Jose, ha?
Thank you po. Ma'am Rosaline? Yes po. Salamat na lang po, Ma'am Rosaline. Okay po. Magandang hapon po, Ma'am Rosaline. Thank you. Okay po. Okay, so ma'am, yan, si Miss Marisa na ang nakatengka na rito at ang nakatoka na. We'll make sure para talagang tuloy na. Yes, ma'am. Salamat po sa pagpunta, madam. Thank you. Thank you po. Thank you! At sa pang good news, Idol, mabilisan ito si Katrina Mahmood. Kahapon lang ito lumapit sa atin. Na-rescue na yung kasambahay na pinsan niya na si Edsnalyn Nursha Sim. Ayan, sige po. Ano ba ito? Salamat po kayo kay Idol. Ayan, kahapon ito, Idol. Kahapon. Oo. Pero nag-phone patch ka kahapon. Sige po. Ayan. Oh, ito si ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Pinabayad pa ba kayo? Hindi na. Ayan, oh, ayan, inaano kayo ni Idol. Naiyak si ma'am. Naiyak siya. Ano yung kapatid ni ma'am? Ano niya? Pinsan. Ah, pinsan. Pinsan ko. Okay. Si ma'am ang lumapit kahapon. Ito si ma'am Katrina. Katrina. Okay, so pinsan niya itong si Edsnalyn. Ah, andito na ngayon silang pareho. Oh, naiyak kayo ma'am. Wala, nagagalak lang. Kasi nakuha ko na siya. Hinold pa nga to, tapos pinagbantaan pang papatayin. Uy. Aba, hindi pwede. Tapos nung nagtapos ng usapan nung time na yon, ang dinala po nila bigla sa Malate. So in-endorse pa po kami ni Major Dulay para makuha ko lang ho siya. Ah, talaga lang mamatigas pa talaga. Ay, importante ma'am, andito. Uh-huh. Na. Dito na. Sige ma'am Katrina, kinatutuwa po namin makita ulit kayo dito. Although hindi ko kayo nakausap kahapon, pero salamat po at dito kayo pumunta sa programa. Mabuhay ho kayo, madam. Maraming salamat po. At saka sana po dun sa mga katulong na nakakaranas ng pagmamalabis sa mga amo, huwag po kayong matakot na lumapit at mahihingi ng tulong. Paglaban niyo po yung karapatan niyo. Tama po yan. Tama po yan. Walang maapi kung walang magpapaapi. Opo. Tama po yan. Mabuhay po kayo. Sa inyo, Ma'am Katrina. God bless po. Salamat po. Salamat po din kay maganda at nakita natin si Ma'am Edsnalyn dito. Safe na siya. Ganda maraming hapon. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong dalawa. Ingat po kayo. Salamat po. Pa-picture po mamaya, boss. Sobra-sobra. Okay pa. Thank you pa. Po. At Major Edith. Sa inyo rin po, Miss Nina. Salamat po. Salamat thank you. Po. Thank you. At susunod na po si Nanay Christopher Min. Kasama niya si Mr. Ronnie Carrasco sa Christopher Minute. Ako po si Nina Taduran, just mamas. Rafi Tulfo po. Mabuhay tayo mga Pilipino.